Namimiss na ng presidential daughter na si Kitty Duterte ang kanyang ama na si Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa matagal na nila itong hindi nakapiling. Nasa Davao City si Kitty kasama ang kanyang mommy Hanilet, samantalang nasa Malacanang naman ang ama para gampanan ang kanyang tungkulin bilang Pangulo ng bansa. Ayon sa palasyo, napagdesisyonan ng Pangulo na manatili sa kanyang official residence sa Malacanang upang madali ang mabigyan ng katugunan ang anumang uri ng suliranin na ipapaabot sa kanya. Hindi madali para sa Pangulo ang problemang kinakaharap ngayon dahil bukod pa sa stress na dulot ng mga batikos sa kanya at iba pang mga alalahanin sa kakaisip kung paano matugunan ang problema na dulot ng epidemya, ay nag-aalala din ito sa kanyang pamilya. Noong nakaraang buwan ay sumailalim sa COVID-19 test ang pamilya niya sa Davao. Ito ay matapos na makaranas ng lagnat, ubo, sipon at pananakit ng lalamunan sina Davao City Mayor Sara Duterte Carpio at Vice Mayor Baste. Kinuhanan rin ng swab samples ang kapartner ng Pangulo na si Hanilet Avancena at kanilang anak na si Kitty Duterte. Una nang isinailalim sa COVID-19 test si Pangulong Duterte at negatibo naman ang resulta nito. Ipinagdiwang ni Kitty ang kanyang ika-16th birthday noong April 10. Ito raw ang unang pagkakataon na hindi niya kapiling ang kanyang ama. Dahil kahit sobrang abala pa ito sa trabaho bilang isang politiko, ay hindi pa nito nakaligtaang umuwi sa kanyang kaarawan. Pero dahil sa malawakang ECQ ng bansa ay hindi rin makauwi ang presidente. Ayon sa kanya, and I quote, "Alam kong lahat sabik na sabik kayo. Ako rin hindi makauwi. Hindi ako pinapayagan ng mayor doong makapunta. Walang eroplanong makalanding sa Davao City. Sundin lang natin. Ako mismo gusto kong umuwi. Birthday ng anak ko, apo ko, partner ko. Hindi nga ako makasakay ng eroplano kasi you are not allowed to land. That's the problem. Kasi nga, yun ang patakaran niya to protect the people of Davao City." Daddy's girl si Kitty at sobrang close ito sa kanyang ama na si Presidente Duterte. Kilala din ang bunsong anak ng Pangulo sa pagiging overprotective sa ama at kahit pa sa murang edad nito ay matapang nitong sinasagot sa social media ang mga bumabatikos sa kanyang daddy. Ganon din ang Pangulo sa bunsong anak na si Kitty. Aminado ang Pangulo na spoiled at daddy's girl si Kitty, pero mabait, malambing at marespetong bata daw ito. Matatanda ang pansamantalang nahinto ang cabinet meeting ng presidente sa palasyo nang pumasok si Kitty para magpaalam sa ama. Humalik at nagmano muna ito sa ama bago umuwi ng Davao. Marami ang natuwa sa tagpong yon at papirong komento pa ng isang netizen. Tanging si Kitty lang ang pwedeng makagambala ng isang cabinet meeting. Sa kabilang banda, walang takot na ipinapahayag ni Kitty Duterte ang kanyang mga nararamdaman sa kanyang mga social media accounts. At kahit paman kilala itong bunsong anak ng presidente ay naggagawa pa rin naman ito ang mga ginagawa ng isang ordinaryong teenager. Katulad ng gumala, mag-selfie at mag-enjoy kasama ang mga kaibigan. Kaya naman aminado ang bunsong anak ng Pangulo na apektado din siya sa malawakang ECQ dahil sa hindi na nito nagagawang lumabas kasama ang mga kaibigan. Ganun pa man, hinihikayat pa rin ito ang mga tao na sumunod sa mga panukalang ipinapatupad ng gobyerno para sa kaligtasan ng lahat. Katulad na lamang na hindi paglabas ng bahay, pagsuot ng face mask at paghugas ng kamay. Kamakailan din ay naglabas ng hinanakit ang panganay na anak ni Pangulong Duterte na si Paolo Duterte sa publiko dahil sa mga below the belt na batikos laban sa ama kaugnay sa pakikipaglaban ng gobyerno sa epidemya. Ganon din ang bunsong anak na si Kitty. Hindi nito maiwasang mag-alala sa ama lalo na't kapansin-pansin ang pagbagsak ng katawan nito dahil sa stress. Lalo na't marami pa rin ang nagmamatigas at hindi sumusunod sa mga panukala ng gobyerno sa panahon ng ECQ. Ayon pa kay Kitty, hindi lang ang COVID-19 at pera ang problema ng bansa, kundi ang katigasan ng ulo ng ibang tao. Ayon pa sa Pangulo, kaya siya pumapayat ngayon dahil sa hindi na siya masyadong nakakatulog sa pag-iisip kung saan siya kukuha ng pera kung maubos na ang pondo ng gobyerno.